are four important truths that I want you to know and to remember, my dear friends. Apat na napakahalagang katotohanan sa ating buhay. The first one, you are valuable. Mahalaga ka. Ikaw yung tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo na banal na perlas. Lahat tayo, nung ginawa tayo ng Diyos, ang sinabi niya, very good, do not forget that. Ano man ang iyong nararanasan ngayon, may problema man, may kabiguan, meron ka man sakit sa iyong katawan, problema sa iyong relasyon, ano man ang masama na iyong nararanasan, ano man ang pangit na sitwasyon sa iyong buhay, huwag mong kakalimutan yan. You are valuable. You are important. You are special. You are different. You are unique. Walang ibang makakapalit sa iyo. Nag-iisa ka lang. Kaya nga, pag nawala ang tao dito sa mundo, iniiyakan siya. Kasi wala nang daraan, wala nang darating na kamukha niya. Kahit ang kambal, magkamukha sila, magkaiba pa rin yan. Please remember that you are important. Bawat umaga, tignan mo ang iyong sarili sa salamin. Sabihin mo, ang ganda-ganda ko, ang gwapo-gwapo ko. Maniwala ka, magaling ka, matalino ka, masipag ka. Ginagawa mong kaya mo. You're doing the best that you can. Believe that because God believes in you. That is how God sees us. Ganyan tayo tinitignan ng Diyos. Yan ang tingin ng Diyos sa atin. Pero kung papakinggan mo ang tingin ng ibang tao tungkol sa'yo, madidepress ka, malulungkot ka. Amen? Kasi kung ang Diyos ang tingin niya sa'yo, mabuti. Meron at merong tao ang paniwala niya, ang tingin niya sa'yo, masama. Amen? Kaya kung tinitignan ka ring masama ng ibang tao, alalahanin mo, mabuti ka, mahalaga ka. Say that to yourself. I am valuable. I am special. I am important. But the second truth is, not everybody will appreciate your value. Amen? Hindi lahat ng tao papahalagan ka. Hindi lahat ng tao makikita ang iyong halaga. At bakit? Hindi dahil hindi ka mahalaga. Ito ay dahil sa kanilang ugali. Meron talagang tao, ugaling aso. Yan yung binabanggit ng ating Panginoon. Banal ang isang bagay, pero dahil aso ang ugali, anong ginagawa? Sinasayang, tinatapak-tapakan. Meron talagang tao, ugaling baboy. Kaya kahit na mahalaga ka, kahit na mabuti ka, bababuyin kanila. Wala kang halaga minsan sa ibang tao dahil pangit at masama ang ugali ng ibang tao. Expect that people will gossip about us. People will put us down. May mga tao, sisiraan kanila, lalaitin ka, huhusgahan ka, isasantabi ka, mumurahin ka, lolokohin ka, iiwan ka. Yan ang paalaala ng ating Panginoon. We will experience that being trampled upon. Not everybody will appreciate how special, how good, how valuable you are. But the third truth is, remember this, when people will not appreciate your value, it will not lessen your value. Being unappreciated does not lessen your value. Kung hindi ka nila matanggap, kung hindi ka pinapahalagahan, hindi nababawas ang iyong halaga. Ang perlas, kahit na tinapaktapakan ng mga baboy, dinumihan ng mga aso, perlas pa rin. Amen? Yan yung tandaan mo. Kahit na ano pa yung sinabi nila sa iyo, kahit ano pa yung ginawa nila sa iyo, na masakit, na pangit, na hindi mo makalimutan, hindi nababawas ang iyong kabutihan. Huwag mo din sanang bawasan ang iyong halaga dahil lang sa mga mangilan-ngilan na hindi ka pinapahalagahan. Remember that if people do not appreciate you, it does not affect your value. Amen?
at pang-apat, kahuli-ulihan, it still hurts being unappreciated. Masakit pa rin ang hindi pinapahalagahan. Oo, hindi nababawas ang iyong halaga pag hindi ka pinapahalaga ng iba. Pero aminin man natin o hindi, masakit pa rin ang binabaliwala. Masakit pa rin pag tayo'y sinisiraan ng ibang tao. Masakit pa rin pag nilalait tayo at hinuhusgan tayo. Masakit pa rin pag tayo ay niloko at iniwan. Do not deny that, but accept that. Why? Because pain is part of being human. Tandaan niyo po yun. Pag hindi ka na nasasaktan, ibig sabihin hindi ka tao. Kaya ka nasasaktan, tao ka. Yan ay parte ng ating pagkatao. Pain. And embrace the pain. Accept it, but do not remain in it. Masakit. Pinabayaan ka, siniraan ka ng ibang tao, niloko ka. Rise above it. Use the pain to add more value to your life. Use the pain to change, to grow. But learn from that pain. Matuto ka dyan sa sakit na yan. At anong kailangan nating matutunan? Na kailangan din tayong lumayo sa mga hindi nakaka-appreciate sa atin. Kung hindi ka pinapahalagahan, umalis ka, lumayo-layo ka, dahil apektado ka pa rin kahit paano. Kamukha na lang ng isang magandang sasakyan. Imaginin mo isang Lamborghini o Ferrari. Eh kung hindi inaalagaan yan, pinapabayaan, maulanan, maputikan, madumihan, anong mangyayari dun sa napakaganda sasakyan? Hindi pinapaandar. Pagkatapos ng matagal na panahon, pag pinaandar mo, gagana pa kaya? Kung papakarwash mo, anong mangyayari sa pintura? Wala na, nasira na. Ganyan din sa atin. Kahit na hindi nabawas yung ating halaga, may epekto pa rin ang ginagawa ng ibang tao sa atin. Kaya maging marunong tayo, yan ang paalaala ng ating Panginoon. Be wise. Do not waste your life, your value, throwing it to people who are like dogs and pigs. Kung alam mo na ugali niyan parang aso, kung alam mo ugali niyan parang baboy, huwag kang lalapit, hintuan mo na yung pagbibigay ng sarili mo sa kanila. Lumayo-layo ka, ipagdasal mo sila, naway tulungan sila ng Diyos magbago. Pag-isip na silang tao at pag matinuna ang kanilang ugali, sige, diyan ka bumalik, diyan ka manatili sa kanila. Do you want to be happy? Do you want to be at peace? Remember these four truths. Apat na mahalagang katotohanan. Mahalaga ka, pero hindi lahat papahalagahan ka. At kung hindi ka pinapahalagahan, hindi nababawas ang iyong halaga. At pang-apat, masakit din kung hindi ka pinapahalagahan. Kaya lumayo, layo ka muna. I am praying that you be at peace and happy remembering these four very important truths.